Wala na ba ibang paraan, Doc, para magamot yung nanay ko? Kailangan ma-opera ng nanay mo sa puso bago ito maapekto ng buong parte ng katawan niya. Eh, Doc, magkano ba abutin? Malalaking halaga. Mga nasa kalahating milyon. Kailangan maisagawa ito sa lalong madaling panahon. Doc, kulang na kulang pa po'y pera ko eh. Maghahanap pa po ako ng hiraman para mapa-operahan yung nanay ko. Di bale, magagawa mo ito ng paraan para sa nanay mo. Mauna na ako ah. Salamat. Tol. Tol. May pagkukuha ka ba ng pera? Wala pa nga eh. May alam ka ba? Matutulungan kita, Tol. May kakilala ako na pwede nating hiramin ng pera. Pero, delikado ah. Tol, sino? Kahit delikado pa yan, gagawin ko lahat para kay nanay. Sige, sasabihin ko sa iyo address, puntahan mo. Pero Tol, hindi ito magiging madali ah. Lakasan mo lang loob mo. Ha? Bani! Ano ba? Bani, makinig ka sa akin. Bani, umamin ka na sa akin noon na mahal mo ako. Ngayon ako naman naamin sa'yo. Mahal kita. Mahal kita. Pare, may kumakato ka. Bisita ka, pre. Bakit? Boss, kaibigan ko si Amboy. Eh, sabi niya, puntahan ko lang daw si Boss Alvaro, kausapin ko lang daw eh. Kailangan ko ng pera eh. Doon ka sa bangko ko pumunta. Mas ka rito, kundi may paglalagyan ka. Pagbilang ko ng tatlo. Alis! Isa! Sir, ay kiusap ako ng maayos eh. Dalawa! Dalawa na, pre. Alam mo kung sino ka? Asa ka ngayon? Anong kaguluhan to? Iingay niyo mga lintik kayo ah. So, Boss Alvaro, nagpupumilit. Gusto ko rin makausap. Ngayon lang namin nakita ito, boss eh. Nagpipimilit po pumasok. Sige! Anong problema ng gagawin to? Pakinggan mo muna ako. Kailangan ko tulong mo. Nag-aaksaya lang tayo ng oras sa gagawin to. Boss, sandali. Hindi ako kaaway. Kakampi ako. Gagawin ko lahat. Tulungan niyo lang ako. At sino ka naman para pagkatiwalaan ko, Aber? Alam ko, wala ka pang tiwala sa akin ngayon.
pero lahat ng iutos mo, gagawin ko. Lahat. Hindi ako nag-a-access sa mga basurang katulad mo. Kung basura tingin mo sa akin, mas kailangan mo ako. Ibigay mo sa akin ang pinakadelikado niyong misyon. Gagawin ko. At bakit ko naman gagawin yun? Eh, hindi ko nga maasahan yung mga magagaling kong tauhan. Dahil kung papalpak ako at ikaw mamatay ko, talang mawawala sa'yo eh. Pero kung mapapatunayan ko'y kakayanan ko sa'yo, isasali mo ako sa grupo. Bilib ako sa kapal ng ako mo. Magagamit ko na. Mane! Kapag ka na muna. Nangilam na ako doon, ha? Akala ko umalis ka ni. Pwede may problema ba? Nakupo muna. Alas yung nangyari kagabi. Isang pagkakamali yun, ha? Dapat hindi ako nagpadala sa damdamin ko kahit na ngayon lang ako nakaramdam na ganito simula nung aksidente. Sana maintindihan mo na marami pa rin gumugulo sa isip ko. Pati na. Naiintindihan ko naman kung hanggang ngayon hindi mo pa rin ako naaalala. Pero sana naman kahit na bulong lang. Bulong na lang gagaling dyan sa puso mo. Na nagsasabing mahal mo pa rin ako. Sana pakinggan mo. Ate, magkano po ulam? Ah, dito 50. Dito naman 30. Kaso ate, 25 lang hutong pera ko. Eh, baka po pwedeng yung bistek kahit kalahati lang. Ay, bigyan na kita ng isang order. Ayos na yung pera mo. Talaga ho? Salamat ha, ate. Miss, okay ka lang? Ikaw kaya bulagbagin ko ng bola sa mukha? Sa tingin mo okay ka lang? No. Ang taray naman. Ito na. Sino ba kasing Boblox na basketball player yung gumawa nun? Natapon tuloy yung ulam ko. Ako, miss. Pero aksidente lang yun, ha? Hindi ako bobo sa basketball. Varsity nga ako school namin, eh.
Varsity ka na sa lagay na yan. Dapat magharap na ng ibang player yung school. Teka, anyabang mo magsalita ah. Ano bang alam mo sa basketball? Kung totoo yung sinasabi mo, mahal mo ako. Papalayain mo ako. Elias, kailangan ko malaman yung totoo. Kailangan ko malaman yung buong pagkatao ko. Mag-isa. Ano ibig mo sabihin? Babalik ka kay William. Ilalagay mo na naman yung sarili mo sa alanganin. Hindi niya ako sasaktan. Panedelikado ka doon. Hindi niya ako sasaktan. Yes, maniwala ka sa akin. Wala akong sasabihin sa kanya na kahit na anong tungkol sa nangyari dito. Tungkol sa kabaitang pinakita mo sa akin. Bakit pa sobrang laking tiwala mo kay William? Tatay ko pa rin siya. Kaya kailangan ko malaman yung totoo. Kailangan ko malaman kung totoo yung mga sinasabi mo. Kailangan ko yun. Sana maintindihan mo. Naintindihan mo ba ako? Mabayag na akong umuwi ka sa kanya. Dahil may tiwala ako sa'yo. Kaya naniniwala ako na gagawin mo kung ano nararapat para sa'yo. Salamat. Yun na ba yun? Eh, tsamba lang naman yun eh. Kung gusto mo masubok ang galing mo, makipag one-on-one ka sa akin. Pag nanalo ko, ibibigay mo sa akin ang account mo sa SoftNet. Eh, bakit naman ako papayag? Hindi naman kita kilala. At wala akong balak na kilalanin ka, no? Pero, pag nanalo ka, papakyawin ko lahat ng ulam dito sa kalendaryo ni Talet, tapos iuwi mo na. Ampaw! Baka nga wala kang pambayad eh. Talunin mo, para maubos na tong paninda ko. Oh, tara, sige! Game! Tumbang kita rin ko pa. Baka makita ka pa ni Papa. Bale. Elias. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Magtiwala ka sa akin. Oras na malaman ko na totoo lahat ng sinabi mo sa akin. Babalik ako. Thank you.
Sino ba itong kutong lupang itong pinagkatiwala na agad ni Boss? Tapang-tapangan sa harap ni Boss yan. Kaya binigyan agad ng toka. O baka kinamot yung likod ni Boss. Kaya ayun, bumigay. Hayaan niya akong gawin ng trabaho. Mahusay kang mamaril, ah. Sino nagturo sa'yo? Isang taong tinalikuran ko para magtrabaho sa'yo. Basta pagbutihin mo lang para tumagal ka sa grupo. Salamat po, senyor. Sa tingin ko, kaya mo nga. Ang alin? Ang patayin ang pinakamalaking tinik sa aming lalamunan. Sino? Si Edgardo Magallanes at ang anak niya si Elias Guerrero. Si Elias? Nay, kilala mo sila? Kung kalayaan ang hinihingi ni Vanessa, yun ang ibigay mo sa kanya. Kesa naman, higpitan mo lalo ang kapit mo sa kanya. Siguro nga tama ka. Wala na sa mga kamay ko kung ano maging desisyon ni Vanessa. Pero oras na kantiin ni William at ni Calvin si Vanessa, mapipilitan akong patayin sila kahit sa harapan pa niya. Oras na mapahamak si Vanessa. Kasama mo akong salamat. Rico, mukhang may pinoproblema ka. Yung isa ko pang anak, ang kapatid mo, Elias. Malakas ang pakiramdam ko. Kaya ba siya? Tutulungan kitang hanapin ang kapatid ko. Masaya akong nandito ka. Kahit alam kong mahirap para sa'yo. Hindi mo man ako maituring pa ng lamang. Kontento na akong ituring mong kakampi. Malaki itong babanggayin natin. Makakaasa ka po, Chief. Magaling itong IT na nakuha ko. At hindi nagsisinungaling ang camera. Play the video. Pause. Best wishes and congratulations! Pahing! Pahing! Chief, confirm. Tamang inala mo. Nado si President William sa pag-atake kay Pahing. Isa siya sa bumaril. Si President William ang totoong kalaban natin. Gawa mo ako ng kopya. Kailangan ng ebidensya. Ngayon hindi na siya makakatanggi na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Pai. Pagbabayaran niya to. President! President! Hmm. President! Vanessa! 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 Anak! Ma! Ma! Anak, anak! Si Vanessa! Anak! Anak, nangyari sa'yo! Nangyari na ako sa'yo, anak! Ano? Nangyari sa'yo?
ko. Ano ka kaya? Tulog ka muna. Kakalma ka muna na. Kamusta? Ano nangyari sa'yo? Kinalungkot lang ako sa bodega. Hindi naman po nila ako sa laktan. Nakatakas po ako. Kinausap ka ba ni Elias? Anong sinabi niya sa'yo? Sabi niya magkaibigan daw kami. Na hindi niya daw po ako magagawang masaktan. Matagal na raw po kami may pinagsamahan. Anak, naniwala ka naman sa kanya, anak. Wala naman po siya may pakitang pruweba eh. Hindi po ako naniniwala. Dapat lang. Akala niya siguro ganun niya lang nakadali na malalaso ng utak mo. Ilang beses na siyang nabigo na patayin tayong tatlo. Kaya kung ano-ano mga kwento ang sinasabi niya para lang sirain ang pamilya natin. Anak, lahat ng sinabi niya sa'yo, ikinwento niya, bubos ang paniniwalaan. Lahat. Pawang kasinungalingan yun. Teka. Kung nagawa mo makatakas at makauwi rito, ibig sabihin may tuturo mo sa amin ang kuta nila. Sa nagtatago si Edgardo at Elias, sasalakayin namin sila ngayong gabi. Hindi ko alam. Naligyan nila ako ng piring sa mga mata ko. Hindi ko alam kung saan nila ako dadalhin. Nililipat daw nila ako ng kulungan. Hindi ko alam kung saan ako galing. Hindi. Imposible. Kung saan ako papunta. Imposible. Dapat may natatandaan ka kahit paano. Hindi ko alam, Calvin. Ang pinagdala sa'yo. Hindi ko nga alam. Sandali lang, Calvin. Tama na, tama. Hindi ko alam. Tama na. Anak. Alam kong tuloy pa ang utak mo ngayon. Sona, maghahin ka ng pagkain. Opa, sir. Nagsinungaling ako dahil gusto kong ako mismo ang kumilos para mag-imbestiga at alamin ang katotohanan. Sana tama ang sinasabi ni Papa na nilalaso lang ni Elias ang utak ko. Dahil kung si Elias ang nagsasabi ng totoo, mas lalo akong hindi matatahimik. Nay, kilala mo sila? Saan sila mahanap? Saan sila nagkukuta? Hindi ko alam. Nakilala ko lang sila kasi... Di ba, wanted sila sa TV? In-announce sila nung presidente, kamakailan lang eh. Sa susunod na operasyon, sasama ka. Para iligpit sila. Yan ang kapalit ng itutulong ko sa'yo. At huwag na huwag kang magkakamaling hindi tumupad sa usapan natin. Dahil kung hindi, ikaw naman ang ipaliligpit ko at ang nanay mo. Teresa, gusto ko lang din humingi ng pasensya dun sa ginawa ko noong nakaraan. Nung lumabas tayo, ha? Alam ko naging presko ako.
Pero dahil lang yun sa gusto talaga kita, Vanessa. Vin. Vin, Aloy, anong papitawan mo ko? Bakit mo parang bigla ka ng diri sa akin, ha? Bakit? Ano bang ginawa sa'yo ni Elias, ha? Wala! Pinilit ka niya? Wala! Hinawakan ka pa? Ganito ba? Hindi! Ganito? Hindi! Ganito ba? Hindi! Amen! Ah! Papa! Pakailan meron ah! Sige! Ah! Akala mo siguro magkakatuloy ang kayo na Vanessa. Ang lakas na naman ang apog mo. Hindi! Dahil kilalang kilala kita! Ayoko na maging tapong mukha ko! Lamblis! Ate, pakiuwin mo na yan lahat. Panalo ako. Oo, oh, 8.50 lahat yan, Tristan, ha? Miss, isang buong pa ng gabi yung papakainin mo? Oo, oh, eh diba yun yung usapan natin? Papakiuwin mo lahat? Natalo ka, kaya magbayad ka. Salamat, ate. Sa dami na binili ko sa'yo, baka naman. Pwede ko nang maingi yung SockMed account mo. Asa ka. Bakit? May magsiselos ba? Aneng, ba't ang tagal mo? Kala ko, bibili ka lang ng pagkain. Ito na ako, binabalot na. Ayun lahat? Ba't ang dami? 25 lang dala mo kanina. Ako bumili lahat sa kanya niyan, bakit? Oy, excuse me, napanalunan ko to sa pustahan, hindi mo ako nilibre. Teka, sino ba to? Ginugulo ka ba na itong mga to? Oy pre, ikaw ang asungot na bigla na lang sumusulpot dito. Pero... kung ayaw naman palang makipag-usap sa inyo ni Neneng at natalo na kayo sa pustahan, pag di na lang kaya kayo umalis. Loko pala to eh! Uy! Uy! Teka lang! Tara na! Tara na, Benji! Uy na tayo! Aka na. Ate, salamat po ako. Ho! Init ng ulo mo ah! Ano nangyari sa'yo? Buwisit tong William na to eh. Pinagdadamot pa rin sa akin si Vanessa. Akala niya siguro, basta-basta ko na lang susukuha ng anak niya. Yun lang! Babae lang! Eh, ang daming babae dyan ah! Yan lang talaga sasabihin mo. Wala ka talagang kwenta. Alam mo kung nabubuhay pa yung tatay ko, sigurado ako gagawa ng paraan yun para makuha ko si Vanessa. Ikaw, wala kang silbi. Hoy, huwag mo ako itutulad sa tatay mo, ah. Kung siya, madali mong mauto, ibahin mo ako. Magpasalamat ka, naging pamangking kita. At ikaw na lang ang natitira kong kadugo. Pero pag napikon mo ako, pakakapitan kita sa talaba. O, di sige. Total, ikaw naman ang magaling. Chong. Ano pwede kong gawin? Kilala ko ang karakas ng William na yan. Takot yan mawalan ng kapangyarihan. Dahil sisingaw lahat ng baho niya. Kaya mag-isip ka ng alas na ilalaban mo sa kanya. Para pag hawak mo na siya sa leeg, masusunod lahat ng gusto.
sinungaling ka! Puro ka sinungaling ang sinasabi mo! Kayo ang sindikatoy, di ba? Kayo! Kayo yung mga mamamatay tao! Panedi, minsan ba hindi ka nagduda sa mga sinasabi nila? Chief, kung totoo man ang sinasabi ni Nympha na may bentahan ng mga babae dito sa Punta Villa, kailangan imbisiga mo ito. May mangyayaring bentahan ng mga babae sa mga foreigner sa may Punta Villa sa makalawan ng gabi. Totoo ba ito? Opo. Sek, hindi na ako magtatagal kasi baka nasundan na nila ako. Maraming buhay ang malalagay sa panganib at masisira dahil sa operasyon ni Calvin Magallanes. Gumawa ka agad ng isang team. Checkin mo ito. At kung totoo man ito, i-raid mo kaagad ang Punta Villa. Nakakaasa po kayo, Sek. Alam mo, Chief, hindi ako papayag na mayurakan ang kinabukasan ng mga babae, lalo na ang kanilang karapatan. Kaya gawin mo itong priority. Maraming salamat. Makakasa kayo, Sek. Tikman mo na? Yeah. Masarap. Teka, pamilyan tong kwintas na to ah. Alam ko na! Kay Moises to. Paano siya magkakaroon ng ganito? Mga anak lang tagapagmana meron to. Oh, sa tingin mo pagtapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, papayag akong magpakasal sa'yo! Ano bata? Anong ginagawa mo dyan? Balang!